Meron na akong libro na kung saan nakatala dito ang mga paborito kong kwento. Mahal na mahal ko ang pagsusulat. Dito ko na ilalarawan ang buhay ko. Mga kwento na nagpapaalala sa akin ng nakaraan ko. Masaya man o malungkot ito, mananatili pa rin ito sa libro. Sa madaling salita, ang librong ito ay ang buhay ko. Ako si Erica May. Hilig ko magbasa ng mga kwento na nakaka-relate at nagpapaliw sa akin. Isa lamang akong simple at ordinaryong babae. Ginugol ko halos lahat ng oras ko sa pag-aaral para makapagtapos at masuklian ang pagod ng aking ina. Minsan, ay di ko magawa ang mga gusto dahil nauna ang mga kailangan. Iniisip ko na lang na hindi lang ito para kay mama, kundi para sa akin din ito. Nakapunta ka na ba sa Cebu? Hindi pa. Pero gusto mong pumunta? Siyempre naman. Oo. Pumunta sa Cebu. Ay po. Ay! Ako nga pala si Archie. Ang future mo. My name is Erica. Nice meeting you. Opo, Ma! Ano ba yung dalawang libro lagi? Yung mapansin ko yung lagi yung dalawa. Ayun ba? Doon kasi nasulat yung mga kwento ng buhay ko. Para kahit tumanda na ako, hindi ko makakalimutan yung masayang alaala. Ah, maganda yan. Yan pa lang hilig mo? Eh, ikaw, ano bang hilig mo? Ako?
hindi ko rin alam ang mga hilig ko eh. Bakit hindi mo alam? Hindi kasi ako pinapayagin mo na gawin yung mga bagay na nakaka-distract sa pag-aaral ko eh. O siya, dito na lang. Lang sa pag-aaral. Sino yun? Pangasi ko lang po, ma. Pagkatapos ng mga araw na yun, ay madalas na tayong magkakwentuhan at magkasama. Erika, may gusto sana akong sabihin. Ako rin eh. May gusto rin sana akong sabihin ko. Sige, sige. Sabay na lang tayo. Sige. Gusto ko ito. Hanggang sa isang araw, dumating ka sa buhay ko. Ako ay sobrang galak na ikaw ay aking nakilala. Hanggang sa naging parte ka ng libro ang aking ginawa, na naging parte ka ng buhay ko. Mga alaala at pagsasama nating dalaway, lahat sa aking libro'y nakatala. Mga pinagsamahan nating hindi ko malilimutan, ay nakatatak sa puso't isipan. Hanggang sa naging tayo, ang dating ikaw at ako. Ako ay sobrang nagalak na dahil ikaw ang unang lalaki nagpatibok ng puso ko. Pinotektahan mo ko, pinagkatiwalaan. At pinutunayang mamahal mo ko. Ikaw yung tipo ng lalaki yung pinapangarap ko makasama hanggang dulo. Sino ka? Sino kayo? Anong kailangan niyo sa amin? Hindi na mahalaga kung sino ako. Dahil ako ang magiging dahilan ng pagbubo ng mundo niyo. Madaming problema ang dumaan sa ating dalawa. Madaming hinarap na pagsubok sa ating kisasama. Minsan, sumusuko ka at ano mo'y nagsasawa na. Pero patuloy ako lumaban at pinaglaban ka. Sapagkat sinabi mo nung una sa akin na walang makatalo sa atin, walang makapigil sa pagmamahalan natin dalawa. Patuloy ako sa iyo'y nagtiwala at nagmahal. Tumibay ang pagmamahala natin sa isa't isa. Maya, mahina ka. Paano? Hindi nagpapalit ko yung mga ulit. Mahirap ang kung saan.
E di kayo na ng lalaking yon. Alin ma? Si Archie po ba? Tumalayan mo yon. Bakit po ma? Kahit ano na lang po. Huwag lang si Archie. Gusto niya ako maging masaya sa ginagawa ko. E di hindi ka masaya sa pag-aaral mo. Hindi naman sa ganun ba? Pigil ka. E di ano? Tigilan mo na yan ngayon pala. Gugulohin lang na ng pag-aaral mo. Pinapaaral kita para matuto. Para makatulong sa akin. Ha? Hindi naman siya katulong kay Papa eh. Huwag akong sinasagot-sagot ng ganyan. Tiwalayan mo yan ngayon pala. Kung hindi, ako ang gagawa niya. Uy, saan ka pupunta? Ginawa ko pa rin ang lahat ng sinabi ni Mama, kahit labag sa kalooban ko. Hindi ko kayang iwan si Mama, kaya ng pag-iwan sa amin ni Papa. Kaya't pinuntahan ko si Archie para makipag-iwalay. Pumunta sa bahay at dire-diretso sa kwarto upang kunin ang iyong mga gamit. At aalis ng di ko alam ang dahilan. Bakit ka nag-iba? Meron na bang iba? Sana sinabi mo para di na umasang may tayo pa sa uli. Sana sinabi. Dinampot ang aking libro at pinilas ang isa sa mga pahina na naroon ang istorya nating dalawa. Sinira mo ang libro kong ginawa, na parang sinira mo na rin ang buhay ko at ang buhay kong kasama ka. Iniwan ang libro at tangay-tangay ang pahinang sinira at nawala na lang biglat din na muling nakita. Bigla ka na lang bumitaw. Bigla ka na lang nawala na parang bula. Iniwan mo ako nag-iisa sa gitna ng kawalan. Akala ko'y kasama kita hanggang sa dulo ng pahinang libro kong ginawa. Ngunit hindi pala. Mali pala ako ng inakala. Umasa sa panahong tayo magkasama na, nakalang ikaw ay hanggang sa dulo yung kasama. Hindi ko alam kung ano mararamdaman ko. Kung mawawalan na ako ng pag-asa sa sarili ko dahil wala ka nang sa tabi ko. O mas magiging masaya para sa'yo dahil siguro nakakita ka na ng mas magpapasaya sa'yo. Pero salamat sa'yo sa mga panahon nandito ka pa sa tabi ko. Pero hindi dahil ng pagkasira ng pagmamahalan nating dalawa para mawala ako sa landas ng buhay ko. Ako si Archie. Ako si Erica. Ito ang storya ng buhay ko. Gusto kitang isayaw ng mapakal. Gusto kitang isayaw ng mapakal. Hawak kamay, pikit mata. Sumasapay sa musika. Gusto kitang isayaw. Ito na ang kantang hinihintay natin. Ito nang pagkakataon na sabihin sa'yo ang nararamdaman ng puso ko. Patagal ko nang gustong sabihin ito. Gusto kitang isayaw ng mapakal. Gusto kitang
sayaw ng mabagal. Hawak kamay, ikit mata, sumasabay sa musika.